sa aking munting YouTube channel. So, sa video na to ay gagawin ko ng Tagalog basic tutorial, yung Albion Online, na hindi naman na bagong laro, no. So, maaaring sa iyo ay hindi ito ka-interest na video, pero maaaring sa iba eh makatulong kahit papaano. So, simulan na natin. So, ang sabi dito ay kausapin si Kapitan Taya. So, makikita nyo yan dito sa ano, sa minimap upper right corner. Okay. Kung saan kayo pupunta, lagi yan ang pinapakita dyan sa mapa. Sa minimap. So, go to the market, please. Punta daw tayo doon sa tindahan. Okay. Pinapabili tayo dito ng ng buriko. Okay. Pwede mo yan dyan. Pwede dyan mag-search. Nakita mo yung search tab dyan sa marketplace. Category, tier, enhancement. So, para bumili, pindutin mo to. Ayan. Okay. Tapos, punta ka dun sa inventory mo. Para mapunta ka doon, pindutin mo to. Umiilaw-ilaw na to. At i-double tap yan. Ngayon, find, hanapin natin yung sugatang manggagawa. So, eto siya. Meron siyang quest para sa'yo. So, ang reward ng quest na ibibigay niya sa'yo ay itong sickle. So, gagamitin yan para makapangalap ka nung cotton na tinatawag. At ito naman ay para makapangalap ka nung leather na makukuha sa hayop. So, ngayon, ito yung NPC. So, click mo yan para malaman mo kung ano yung kailangan mong materials para makagawa ka ng pickaxe. So, sa pickaxe, kailangan mo ng tier 1 na kahoy at tier 1 na bato. Tag-tatlo. Ganon din naman sa axe. So, bali, tag-anim yung kukunin mo noon. Asan na yun? Yan. Dito naman sa kaliwa. Sa baba ng pangalan mo, pinapakita yung kasalukuyang progreso ng ginagawa mong quest. May palo-palo ka pang nalalaman. Pinupulot ko nga lang yung bato. Pinapalo-palo mo pa. So, collect. Ilan na ba yun? 7. So, kulang pa ako ng kahoy. Kuha ka dyan ng kahoy. So, pag na-kompleto mo na yung materials na yung kailangan, balik ka doon sa NPC at i-click mo ulit yung ilaw-ilaw na yan. At craft, dahil available na siya. Available na yung item dahil kompleto mo na yung materials. So, di ko pa pala nasusuot yung helmet. Ngayon, balik tayo doon sa NPC. Okay, completed. So, ang sabi niya, buksan ang world map sa pamamagitan ng pagpindot ng world map icon sa upper right corner. Okay, so, world map. Dito, mahanap mo ang impormasyon tungkol sa buong kontinente ng Albion. So, ayan. Ang bawat rehiyon ng Albion ay tinatawag na zones. Ayan, binuksan na natin. Pinindot na rin yung zone. So, dito, mahanap mo ang mga detalye, impormasyon tungkol sa area. Tip, buksan ang zone map sa pamamagitan ng pag-tap ng minimap. So ayan, makikita mo yung pangalan ng zone, The Cove. Safe region, players can't attack you. So di ka dito pwedeng
attack yun dahil ito ay safe zone. So 17 friendly players. So ayun, makakakuha ka dito ng tier 2 na kahoy, tier 2 na leather. Ang detail bar sa ibabaw ay pinapakita ang lahat ng importanteng impormasyon. Pangalan at PvP rules. For example, safe region, players can't attack you. So, miscellaneous display info such as the number of players in the cluster and times for guild battles. Pinapakita yung mga resources na pwede mong makalap sa zone na ito. May 5 uri ng biomes sa Albion: swamp, forest, steppe, highland, at mountain. So, ang bawat resources o mga materials ay mahanap sa mga zone bandang itaas kanan bahagi ng screen. Bumalik tayo dun sa manggagawang Sicilias. Okay, well done. Accept, may bago na naman siyang request. Pumunta ka sa kagubatan. Pinapakalap niya tayo ng kahoy at ng balat ng hayop. O, itong mga pinapagawa dito sa tutorial, tandaan yung mabuti dahil ganito din yung gagawin nyo sa main map, sa main city, no? Sa pag lumabas na kayo dun sa city ng Albion. So ayan, birch trees saka foxes, yan yung kukunin mo kapag kukuhaan mo nung ano. So itong puting kahoy na to, ito yon, kaya ka pinagawa kanina nung palakol para dito yon. Tapos so hindi niya kinuha yung kahoy, kunin natin yung kahoy. O dito, pag nangalap ka ng materials, eh damihan mo na kasi yan, pwede mong ibenta yan. Dahil mamaya ay pagsusuting ka ng tier 2 na kagamitan. So yung mapagbebentahan mo nito ay magagamit mo para makabili ka ng mga tier 2. So patayin natin yan para makuha natin yung kanyang balat o leather. Oh, so ayan, makikita mo tier 2. So nakompleto na natin yung 6 na piraso. Subalit natapuan sapagkat kailangan pa natin kumuha ng mas marami. Lulubos-lubosin na natin ang ating pagkakataon habang tayo nandito sa kagubatan, sapagkat yan ay ating ibebenta upang magkaroon ng silver pambili ng gamit. Balik na tayo, kaya mamang manggagawa. So eto na, nakabalik na tayo kay mamang manggagawa. Okay, so pumunta ka doon sa kabundukan naman kanina sa kagubatan, ngayon pinapapunta naman tayo doon sa kabundukan. So depende sa area, depende sa zone na yung resources na yung makakalap. So pinapakuha niya naman tayo ng or at fiber. Ito yung metal. Metal at tela na gagawin natin. So ayun, nandito na tayo mga boss sa lugar. So ito yun ano, dito pinapakita naman recognizing resources, yung copper ore saka yung cotton na yung kakalapin. Yan yung kanilang itsura para yung madaling makilala. So ito, kunin natin yan. Tapos ito yung copper ore. So tag-anim, gaya ulit ng ginawa natin kanina.
kay mamang manggagawa. Ayun na, nakababa na tayo. Accept. So ngayon, sabi niya naman, i-refine mo yung copper ore. So eto na yun. Mastery achieved. Ayun, sabi Trini Craftsman. So yun na yung nakita natin kanina sa Destiny Board. Eto naman yung refine. I-refine yung leather. So yes, dito naman tayo sabi na kahoy. Gawin natin lumber. And then fiber to fabric. Bring your resources to the crane. So ayan, give items. Bibigyan kanya ng pagkain kapalit nung ginawa mo. So speak. Kausapin daw ulit si Kapitan Taya. Okay.